Yun, kamusta mga kabayan? So, andito na naman ako para mag-share sa inyo ng tips, video para makatulong sa inyong application. Sana malaking tulong na may bibigay nitong video na ito sa inyo. Okay? So, bagong lahat, so huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Okay? At malaking tulong ito. Sana ay mag-subscribe kayo ha. Then, i-like niyo yung video na ito at i-share sa ibang pakilala para makatulong. At the same time, pakilik yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na gagawin ko. Kasi, yung mga ginagawa kong videos ay ang aim ko is makatulong sa ating mga kababayan. Okay? So, ang topic natin ngayon ay patungkol sa interview tips and sample questions. So ito yung magiging second na gagawin ninyo yung interview kapag ka nakapasa na kayo sa exam. Okay? So kung hindi niyo pa napanood yung video ko patungkol naman sa sample examination, may link ako dun sa description para mapanood ninyo yung sample exam sa mga agency. Okay? So bonus sa dulo, sasabihin ko kung ano yung agency ko na agency ko sa Pinas na pinag-applyan ko nung pumunta ako dito sa Taiwan. Okay? So, step sa agency is meron tayong tinatawag na lineup, examination, at interview. So, yung lineup, dito yung ilalineup ng agency yung mga aplikante base dun sa qualifications na gusto ng isang employer or company sa Taiwan. So, susunod dyan is yung examination. Kapag nakapasa kayo ng examination, ito na yung interview. So, ang topic natin ngayon, patungkol sa mga tips and sample questions. So, sample lang ang mga ibabahagi ko at hindi pare-pareho ang interview ng mga kampanya. So, sample lang po ito. So, pagkatapos ng examination, kapag ikaw ay nakapasa, kasunod na nito ang interview. So, galingan mo sa English kasi hindi pwedeng mag-Tagalog ka dito kasi hindi naintindihan ng mga employer yung Tagalog. So, kailangan English yan. Okay? So, ayan. Ipisa na natin. So, number one tip natin para sa interview, huwag kabahan. Okay? So, nakapasa ka na sa exam, syempre, exert mo na yung best effort mo dito. Huwag mo nang palampasin yung pagkakataon kasi bihira yung nakakaabot dyan sa level na yan. Kakaunti mo nakakaabot sa level na yan yung interview. Okay? So, exert your best effort. Number two, tip. Grip as you enter the room. So, gusto kasi ng mga employer yan yung nag-greet. Okay? Nag-greet yung mga in-interview nila. Okay? Always smile and be confident. So, hindi yung ngiting aso, ha? Kailangan yung katamtamang smile lang. Okay? Huwag kang kambahan. Okay? Kailangan confident ka na masasagot mo yung mga interview questions nila. Okay? Number four, answer only what is asked. So, kailangan sagutin mo lang kung ano yung tinatanong. Okay? So, pag hindi tinatanong itong gantong bagay, huwag mo nang sabihin sa kanila. Okay? Pero, may pagkakataon na kapag tinanong ka about sa family mo, medyo magkonting magdrama ka dito ng kaunti. O yung tinatawag natin paawa effect. Gustong gusto kasi yan ng mga nadadala kasi yan ng mga employer eh. Tulad ng ganito, sa mga single mom. Okay? Ikwento nyo dun kung bakit ka naging single mom. Okay? Sabihin nyo, kunwa, for example, yung sa totoo talaga is iniwan kayo ng inyong asawa, iniwan sa inyo yung responsibility sa mga anak ninyo, ganyan. So, magdrama ka ng konti. Okay? Kasi madami nga dito mga single mom pinukuha. Kasi naaway mga employer. Gusto nilang matulungan yung mother na masustentuhan yung kanyang mga anak. Okay? So, pwede rin sa mga lalaki. Pwede yung sabihin na kayo ay ang breadwinner sa family. Kayo na lang yung nagtatrabaho. Gusto nyo supportahan yung inyong mga magulang, kapatid. And then yung inyong mga anak, for example. Yan. So, di naman masama to. Pero magdrama ka ng konti. Power effect. Pero dapat totoo yung sinasabi mo ha. Konting drama lang. Okay? Then, another tip, always have an eye-to-eye contact.
So pag nakikipag-usap tayo, dapat nakatingin tayo sa kanilang mga mata. So hindi pwedeng kung saan-saan tayo nakatingin. Okay? So may tip ako diyan sa dulo kung paano hindi ka ma-tense or yun, sa hindi ka ang tawag nito, yung tinatawag nilang ma-intimidate dun sa nag-interview sa'yo. Okay? May ibibigay akong tip mamaya. Okay? So, next tip, always answer in English. Okay? When you leave the room, make sure to say thank you. Okay? So, kailangan, pag pumasok ka, mag-greet ka, pagka-alis ka naman na, mag-thank you ka rin. Okay? So, gustong-gusto kasi nila yon. Okay? Then, last is my personal tip. Maglagay ka ng barya. Yung 10 peso coin, kasi yun yung pinakamalaking coin natin, sa loob ng sapatos mo, sa bandang may ibaba ng daliri ng mga paa mo. At kapain lang ito tuwing kinakabahan ka. So kapain mo lang yun. Nakakatulong ito para hindi kakabahan at makapokus sa interview. Okay, ginawa ko yan dati. Naglagay ako ng 10 peso coin dun sa akin sa sapatos. At nung kinakabahan ako at na-intimidate ako dun sa nag-interview, kinakap ako lang siya. So nasagutan ko lahat ng mga tanong niya. Okay? So, personal tip natin yan sa inyo. Okay? Then, next, sample personal questions naman tayo. So, tapos na tayo sa interview tips. Sample questions tayo. Number one, tell me something about you. Okay? Pwede mong sabihin dito yung mga nandun na sa bio data mo or sa resume mo. So, sabihin mo lang kung, for example, yung personal data mo, saan ka nag-aral, anong dati mong trabaho, okay? Ilang taon ka na, ano yung mga expertise mo, mga ganyan. Okay, meron kang tinatawag na initiative, hardworking. Sabihin mo na lahat yung mga gusto mong sabihin na katungkol sa'yo. Kasi kadalasan hindi nila binabasa yung lahat ng nakalagay dun sa resume mo. So, tatanungin ka na nila. Okay? Pangalawa, why do you want to work in Taiwan? So, bakit nga ba gusto mo mag-work sa Taiwan? So, sabihin mo. Kasi, practically, mas malaking sahod sa Taiwan kaysa yung sinasahod mo sa Pinas. So, sabihin mo na lang din. Kung frankly, sabihin mo na kung ano yung reason mo kung bakit mo gusto magtrabaho sa Taiwan. Then, what is your reason applying abroad? So, ano yung reason mo rin kung bakit mas gusto mong magtrabaho sa abroad? Same with number two. Then, next, what is your current job? Tinatanong ito. Okay? So, usually, kung ikaw ay meron ng, for example, mataas na yung pinag-aralan mo, pwedeng huwag mo nang sabihin yun. Kasi pag minsan, mas priority nila yung medyo, sabihin na natin, hindi pa, yung kapuspalad ba? Mga ganun. Okay? So, next, do you have kids? Okay? Tatanungin kung meron kang anak. Who will take care of them when you work abroad? Tinatanong yan. Okay? So, sinong mag-aalaga sa mga anak mo kapag nag-abroad ka na? So, pwede mo sabihin, mag-aalaga yung mother ko, parents ko, o yung kapatid ko, mga ganyan. Okay? How do you manage homesickness? Importante ito kasi ayaw ng mga employer, yung mga empleyado na pumunta dito, then after 1 month, nag-resign dahil na-homesick. Gastos kasi yon, lalo na kapag walang placement fee. Mabigat yun sa employer, okay? Kasi gastos nila lahat yun. So, paano mo na-manage yung homesickness? Pwede mong sabihin dito na meron naman na tayong internet ngayon. So, gamit ng iyong cellphone, makipag-video call kayo sa kanila. Ganyan, okay? Pwede mo rin sabihin meron kang kakilala dito. Pwede kong makipagkita sa kanila para makapag-jamming or makagala. Mga ganyan para nawala yung tinatawag nating homesickness. Yan, so sample questions, personal questions. Sunod naman tayo sa tinatawag nating sample work-related questions. Again, what are you going to do when there is a malfunction, error, incident, or irregularities in your workstation? Ibig sabihin, merong mali, may incident, may error, malfunction, ganyan. So, usual ang sagot dito, I will follow SOP. At yung tawag natin, standard operating procedure, lagi nilang sinasabi yan. Dapat laging yan ang sinusunod dito sa mga factory sa Taiwan. Okay? Hindi pwedeng gumagawa ka ng sarili mong steps, sarili mong procedures. Kailangan SOP laging sinusunod mo. And, inform my supervisor about the incident. Okay? Lagi mong i-inform. Hindi ka pwedeng gumalaw agad.
kailangan inform yung supervisor mo. Kasi sila yung magde-decision kung anong dapat gawin, hindi dapat ikaw. Okay? Kasi kailangan mo consider dito yung safety mo at yung operations. Okay? Next sample, when you have learned that some employees are using a shortcut method, what should you do? Okay, ito na yung nagkakatalo na yung dito na nalabas yung sinasabi nilang awayan ng mga empleyado. Kasi, pero sagot yan, I will always follow SOP. Okay, ignore mo sila, gawin mo kung yung tama. Okay, and inform your supervisor about the incident. Yan yung sasabihin mo sana. Pero pagdating dito, okay, para makaiwas sa gulo, pakikisama sa kapwa Pinoy, syempre, follow mo na lang yung SOP, gawin mo yung tama, okay? Huwag mo na lang isumbong, okay? Siguro, pag sabihan mo lang sila na gawin nyo na lang yung tama, mga ganun. Siguro kung makikinig sila, okay, pero kung hindi, at least, sila nang bahala. Pero ang sagot dapat dyan, kailangan mo siyang i-follow yung SOP at inform mo yung supervisor mo tungkol sa ginagawa nila. Okay? So, itong mga tips na ito at mga sample questions sa interview ay sample lang ang mga at hindi para parehong interview ng mga company. Okay po? Ayan. So, ang agency ko pala sa Pinas ay ang JS Contractor Incorporated. Meron siyang main office sa Intramuros, Maynila at meron siyang provincial branch sa Cebu at sa Pangasinan. Okay? So, sana makatulong sa inyo itong agency na ito. Okay, so next video ko is magkanong sweldo ng factory workers sa Taiwan. Para magkano pa yung idea kung magkanong kinikita ng mga Pinoy dito. Specifically, mga factory worker. Okay? So, meron akong link pababa sa description kung gusto nyo panoorin. Okay? So, click nyo lang siya. And, kung nagustuhan nyo itong video na to, sana pakiclick naman yung subscribe. Malaking tulong po ito para tuloy-tuloy na makagawa ko ng mga video na makakatulong sa ating mga kababayan. And please like and then share nyo rin sa iba para alam nyo yun, yung tinatawag nating good karma. Pag sinare nyo, pwedeng yung good karma, di ba? Para makapunta ka rin dito. Yun. Okay, and then click mo yung notification bell para ma-inform ka sa mga susunod na video na gagawin ko. Okay? So, good luck, kabayan. Bye-bye.